magandang umaga po sa bawat side, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ay may panibagong araw na naman po tayo upang magbigay kaliwalatian po sa Diyos. Kaya po sa umaga po ito, samahan niyo po ako sa pagbibigay papuri at pagsama sa ating Diyos. Sabi kami po natin siya na ngiti sa kanyang mukha dahil sa ating kumakanyang kanyang tahanan. Tahanan, let us declare the glory of the Lord. And we worship Him with all our hearts, with all our strength, with all our mind, and everything that we are. Now let us worship the Lord. Glory and the honor.
Sa CCC family, sa ating pong mga daughter churches dyan po sa CCC Upper Kilingan led by Pastora Jean, CCC Painaan led by Pastor Leo, at sa CCC Pinugay led by Pastor Abe, kumusta po kayong lahat dyan? Nawa ang bawat isa po ay nasa maayos na kalagayan. At ganun din po sa CCC Santa Cruz led by Pastor JP, kumusta rin po kayong lahat dyan? At nawa po ang bawat isa po ay maayos ang kalusugan. At syempre, ganun din po sa CCC Kupang at sa Main Church led by Pastor Makoy, Pastora Gracia at ng inyo pong lingkod. At ang lahat po ng ating mga kaibigan na makakapanood po o makakapiling natin sa panambahan ngayong umaga, pagpalain po tayo nawa ng ating Diyos. Ngayon pong buwan, ito pong ating tema na Conspicuous or Suspicious, Reassessing Our Christian Spirituality, o sa Tagalog po, Kapansin-pansin ba?
o kaduda-duda, muling pagsusuri ng ating ugnayan kay Kristo ay ating po munang isasantabi. Dahil po sa pakikinig po ng salita ng Diyos ay ating pong bibigyan daan ang pagbibigay po guys sa ating pong mga pastor or pag-appreciate sa kanila o pag-recognize. At ngayon pong umaga po ay ang magsasalita po sa ating kalagitnaan, walang iba kung hindi ang ating elder, isa sa ating mga elders, si Brother Pong Canlas. Kasama niya po sa larawan si Tita Streng, ang kanya pong napakabait at napakagandang asawa. Sila po ay biniyaan ng dalawang anak, si Sister Ella na ngayon ay may boyfriend, si Ariel, at si Clarice po na may asawa na si Jeff. At sila po ay biniyaan ng isang apo na si Yoya. At ngayon pong umaga po, nais ko rin po munang ipakilala sa inyo si Tito Pong yung ilang pang mga bagay na baka hindi pa natin alam sa kanya. Siya po ay nagsimula sa CCC noong 1994. At alam po ba ninyo na nakatapos si Tito Pong ng architecture? At si Pastor JP, bago magpastor, nag-architecture din po muna. At ako po, bago po ako nag-pastor, ako po ay nag-architecture din muna. At si Tito Pong po, nag-architecture din pala. Kaya baka dumating ang araw, isa po siya sa magiging pastor natin. Kaya kung nag-agree po kayo dyan, comment down below. No? Baka siya po yung ating maging bishop. No? Anyway, biro lang po. Sa pagpapatuloy po, nakapagtrabaho po siya ng ilang taon sa dalawang kumpanya. Pero siya po ay nakapagtayo ng sarili niya pong business noong 2000. Ka-partner po niya ang kanya pong wonderful wife na si Tita Streng. At yan po ay by God's grace. Lagi po yan sinasabi ni Tito Pong, ang kanyang kumpanya ay sa Diyos. At si Tito Pong po ay biniyayaan po ng maraming talento. Sabi po ng kanyang anak, marunong po siya magkarpentero, marunong po mag-compute ng payroll, at marami pa pong iba. Kaya yumabong, umunlad po yung kanilang kumpanya. At siya po ang isa sa mga elders ng Cogeo Christian Church. At kasalukuyan po, isa po siya sa mga pulpit ministers natin sa church. Ibig sabihin, isa po siya sa mga nangangaral sa likod ng pulpito. At nakakasama ko po sa iba po pong mga gawain ng Cogeo Christian Church sa ating mga daughter churches. At si Tito Pong po, ang aking description sa kanya, a man who loves Jesus Christ with all of his heart, mind, and soul. Kaya ngayon pong umaga ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng salita ng Diyos at makinig ng buong taimtim sa mga pangungusap ng ating Panginoon. Minsan pa, i-welcome po natin ang ating pong elder, si Brother Pong Canlas. Magandang umaga po! Kumain na po ba kayo? Katatapos ko lang kumain, sana ko lang yung pinto. At kumain po ako ng ice cream para gising, para magising din kayo. Kaya mamaya kain din kayo ng ice cream. Okay, kamusta na po kayo? Lalo-lalo na sa main church, na-miss ko na kayo. Ilan-ilan pa lang aking mga nakikita tuwing every Sunday. As in, sobrang nami-miss ko na kayo. Kaya kung pwede nga lang yakapin ko kayo, pag nakita kayo, yayakapin ko kayo ng durog buto. Alam niyo yung durog buto? Ikpit na ikpit yun. Pero darating araw, makakarating din kayo. So, hindi po ako maghihintay kami dahil mahal namin kayo. Okay, so isang pinagpalang linggo po sa bawat isa. At bagong lahat, gusto ko po muna magpakilala sa inyo, lalo na sa ibang churches. No? Ako po si Kuya Pong Canlas, ang inyong lingkod. Ako po ay hindi pastor, pero tinatawag po nila akong bishop. Gawa ng yun daw ulo ko ay pataas na ng pataas. Kaya ang tawag nila sa akin, bishop. Hindi ko alam kung seryoso o niloloko po ako ng ating mga pastor. Anyway, sige po. So, extra special po ang araw na ito, mga kapatid. Dahil ginuginita natin yung ating magigiting, masisigasig, at masisipag na pastor. No? Kaya tinawag natin tong Pastor's Day, at ang pamagat ng aking mensahe ay si Pastor. Okay? Tayo po yung manalangin muna. Alam ko, yung iba dyan, nakataas ang paa. Baba po muna natin ng konti ng ating mga paa. At kung kayo nakaupo, sige, usog po kayo ng konti. At seryosohin po natin itong panalangin. Sabayan nyo po ako at pakinggan yung ating maikling panalangin. Panginoon, kami po'y nagagalak, natutuwa,
sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa muling kalakasan namin na binigay niyo sa amin. Nakatuntong po kami sa aming mga church, nakapagsimba po kami. Panginoon, salamat ng marami sa walang sawa at walang patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat po sa opportunity na marinig po namin itong maikling mensahe nito para sa aming mga pastor. Kaya Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso at damdamin na sa ganoon, maunawaan namin, maintindihan po namin itong mensahe niyo po para sa amin. Muli, salamat po. Lahat na ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Okay, sa loob ng isang taon, meron din tayong tinatawag na Father's Day, di ba? O kaya, misa, dinatawag din natin, may darating Mother's Day. Tapos susunod yung Grandparents Day. So, ang daming day. Hindi lang yan, may Valentine's Day, may Christmas Day. So, madaming isine-celebrate, lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Okay, bakit naman itong mga gulang? Bakit? Kasi sila yung mga taong nagbigay buhay sa atin. Sila yung mga taong nag-alaga, nagkalinga at umalalay sa ating physical na kinaroroonan at pamumuhay. Sila yung mga magulang na yan. Sila yung mga taong nagtiyaga. Tama? Nagtiyagaan ka kahit ang tigas ng ulo mo. Nagsumika, nagtiis, nagtimpi sa ating mga katigasan ng ulo. Mga, di ba, huwag niyo sabihin sa akin na minsan pag pinagalitan ka ng nanay mo, tatay mo, sumasagot ka, di ba? Nakikita ko kayo kahit nasa camera. Sumasagot ka sa magulang, di ba? Paminsan-minsan. Sige, huwag na tayo doon. Alam niyo ba't alam ko? Kasi mga anak ko sumasagot sa akin. Pare-parehas lang tayo nang nararamdaman. Nandiyan anak ko, tumawa. Ayaw din ang makapagreklamo. So, kaya marapat lamang natin talagang sila'y ating pangaralan, itong ating mga magulang. Tama? Ngayon, kung ang mga magulang natin ang nag-aalaga sa ating physical na pamumuhay, sino naman kaya ang nag-aalaga ng ating spiritual na pamumuhay? Sagot. Sabi ng taga Upper Kilingan, si Pastor, tama! Tama yan, bigyan ito, 500. Okay, si Pastor. Okay, so ating aralin, tingnan natin si Pastor. Sino ba si Pastor? Lagi na lang natin tinitingnan si Pastor, tama? At lahat, so ito, isa-isayin natin. Kung ano ba si Pastor? Sino ba si Pastor? Bakit si Pastor? Kaya si Pastor, kawawa, puro Pastor. Pastor, no? Okay, una. Unawahin natin ha. Pakinggan nyo. Si Pastor na 24 oras, 7 araw sa isang linggo na kapag kailangan siya iiwanan saglit ng pamilya, mapuntahan lamang ang isang miyembro ng simbahan kung siya ay may problema sa buhay. Tama? So itong si Pastor kawawa rin eh. Pero ginawa siyang 7-11. O kaya ginawa siyang pagka may problema, 911. Si Pastor ginawa rin 911. So, yung mga nagka-problema niya na dyan na personal, tapos tumawag kayo kay Pastor, naalala niyo pa ba yun? Alam mo kaya nasabi ko yun? Kasi nagawa ko din yun. Nagka-problema din ako, tinawagan ko si Pastor. Ewan ko, alas 11 yata ng gabi, o alas 12 ng gabi, whatever. Ganyan ang tao, ganyan tayo, no? Ngayon, pag tayo may personal na problema, lagi tayo tumatawag kay Pastor. At tapos, nagpapapray tayo. Tama? Pag may problema ka, Pastor, pagpray niyo po ako, please. Lagi na lang ganun. Pero ito tanong ko, paano pag siya may problema, sino ang lalapitan niya? Pag tayo may problema, lalapit tayo sa Pastor. Paano naman si Pastor? Pag may problema, saan siya lalapit? Simple lang yan mga kapatid. Tingnan mo, pagka masakit ang ipin mo, saan ka pumunta? Saan ka nga? Sa dentista. Pag may sakit ang espiritu na pamumuhay mo, saan ka pumunta? Kay Pastor! Kaya parang pag si Pastor may problema? Wala nga. Hindi ba? Okay.
lagi niya tayong pinagpe-pray, pero o tayo ba? Di ba? Pastor, lagi kayong pinagpe-pray. Pero ito, tanong ko, pinagpe-pray ba natin siya? Baka, malamang, hindi. Bakit kasi iniisip natin, malakas naman siya pa sa Panginoon eh. Diba? Minsan, hindi na natin siya pinagpe-pray dahil alam natin na malakas siya sa Diyos dahil magagawa siya ng Diyos. Mga kapatid, tao din siyang kagaya mo. Marunong ding lumawa. Meron akong isang maliit na ikling kwento, no? Tsagayin nyo na lang itong maliit na kwento ito. Hindi ito totoo. Joke lang. Ito si... Sa langit daw nangyari, sa langit. So, ang Diyos, sabi kay Pablo, inutusan nito si Pablo. Sabi niya kay Pablo, bumaba ka nga sa lupa at tingnan mo yung aking, tingnan mo mga tao doon. So, siyempre si Pablo excited, bumaba. King! Nandun siya kagad sa lupa. At unang lakad niya, pagdating niya sa may plaza, nakita niya yung isang lumalakad ng mga ganon. Sabi niya ganon, anong problema mo kapatid? Bakit ang bagal mong lumakad? Ang sabi niya, hindi po ako makakita, ako po isang bulag. So ang ginawa ni Pablo, tinanggal niya yung shades niya, yung Ray-Ban niya. Oo, Ray-Ban, okay yun, no? Tinanggal niya, tapos ginanyan niya, sa pangalan ni Jesus, buksan mo yung mga mata. At nakakita siya. Nakita niya ang liwanag. O, tapos tumuloy na naman ito si Pablo. Pumunta na naman siya sa isang kanto. At pagdating niya doon sa isang kanto, may nakita siyang isang mama na nakahiga, nakahilata sa may simbahan at may daladalang lata. Pinuntahan niya, bakit nandiyan ka? Nagpapalimos po ako. Bakit ka nagpapalimos? Hindi lang po ako makalakad. Lumpo po ako. Naawa ito si Pablo. O sige, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, lumakad ka. On the spot, lumakad. Yung lumpo. So, tuloy naman ito si Pablo. Meretso siya. Pagdating niya sa may dalampasigan, o siguro nangyari ito, isipin natin nangyari sa Moa, no? Pagdating niya sa dalampasigan, meron siyang nakitang mama na nakaupo. Nakabarong Tagalog pa. At nakaupo siya, paglapit niya ganon, humahagulgul ng iyak. Umiiyak itong mama. Humahagulgul, tumatangos ang mga luha niya. At pagkatapos, nabag itong si Pablo. Nilapitan niya. Sabi niya, kuya o kapatid, ano mong iniiyak mo? Bakit numahagulgul ka ng iyak? Sabi naman itong iyak, madami po akong problema. Ako po ay isang pastor. Sabi ni Pablo, tanong ba? Sabi niya ganun. So ang ginawa ni Pablo, umupo din siya. Pagkaupo niya ganun, inakbayan niya itong pastor na umiiyak. At ang sinabi ni Pablo, pastor, ako din po isang pastor. Umagulgul din ang iyak si Pablo. So, yun yung kwento. Magingan si Pablo, alam niya ang karanasan ng isang pastor. Kaya, joke lang yun. Okay? Pampahaba ng mensahe. So, tuloy po tayo. Ikalawa, si pastor na hindi iniisip. Ha? Tuloy natin. Si pastor na hindi iniisip ang sarili at araw-araw isinasakripisyo ang kanyang buhay para sa simbahan. Araw-araw yan, sinasakripisyo. Ako, Diyos ko, Jesus Mario Joseph. Alam ko sila dyan, alam mo, dami ko nakasamang pastor, no? Ito tanong ko, kapag may problema ang membro, problema ni pastor, tama? Kapag hindi magkasundo ang mga leaders ng church, problema ni pastor. Kapag hindi makumpleto ang praise and worship team, problema ni pastor. Problema pa rin ni pastor lahat ng mga kung ano nung nangyayari. Magkaintindihan. Kapag may problema ang church, problema ni pastor. Kaya huwag niyo sabihin, nabuti pa si pastor, walang problema. Hindi! May problema din siya, gaya din natin. Kaya mga kapatid, pare-pares lang tayo may problema. Tao din siya, tao din tayo. May kanya-kanya tayong problema.
Ikatlo. Ang sabi sa ikatlo, si pastor na may buong si pastor na may buong kasipagan na nagpupuyat sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos upang maibahagi lamang sa iyo. Sa iyo. Lumago ka lamang sa iyong espiritual na pamumuhay. Ay nako. Tama si pastor, sobrang take care, sobrang mapag-ingat, sobrang pag-aalaga niya sa iyo. Okay, kaya tanong ko, naisip niyo na ba yan? Naisip niyo na ba yun? Malamang hindi, nagpupuyat ito si pastor. Pero naisip niyo ba na pag gumagawa ng mensahe, na nagpupuyat siya? Alam niyo bakit ako alam kung nagpupuyat? Kasi ako nagpupuyat, ginawa ko itong mensahe ito, natapos ako hanggang alas 12. Tapos huwag niyo ba na akong tulugan, makinigrin kayo. Kahit nasa TV lang kayo, hindi ko naman kayo nakikita kung natutulog o hindi. Konsensya na lang yan, kapatid. So, napakahirap kaya gumawa ng mensahe na tutugma sa buhay mo. Mahirap manghula, hindi naman ako manghula. Nagpapakapuyat sila. No? Tapos tayo, nagpupuyat din sa kakapanood ng Netflix, kakapanood ng YouTube, kakalaro ng Mobile Legend. No? Papakapuyat tayo ng ganon. Tapos pagdating sa service, doon ka natutulog. Ang gawa mo si pastor, ginagawang pantulog yung mensahe niya na pinagpuyatan. Kaya kung may natutulog ba sa inyo, gising-gising din. No? Okay. Pangapat, huwag kayong mag-alala kapatid. 24 lang naman ito. Si pastor na puro pagtitimpi. Ay! At walang karapatang magalit! Kanino man sa atin, sa kabila ng katigasan ng ating mga puso. Alam niyo, si pastor, wala talaga karapatang magalit. Alam mo, bakit? Kasi lagi na lang siya tinitignan. At minsan, ang dami ko na nakilala ang pastor, mga kapatid. Talagang gusto na magalit, pero tinitimpi pa rin niya. Okay. Alam niyo ba kung bakit? Bakit wala siyang karapatang magalit? Kasi lahat tayo ay pinakikisama niya ng buong puso. Lahat tayo ay boss ng pastor. Tanda niyo, lahat kayo, lahat tayo. Ako, ikaw, yan. Lahat tayo, boss tayo ni pastor. Kahit busabos pa tayo. Kahit kumukulo na ang tugo niyan, ay hindi pa rin niya kayang magalit. Hindi pa rin niya kayang magalit sa atin at baka mamaya hindi ka na magsimba. Subukan nyo ang galitin ng pastor, no? Hindi kayo papatulin yan. Meron lang isang istorya. No? Maikli lamang to. Meron dalawang mag-asawa. Okay? Actually, kunento ko na to sa Kupang. I-message ko na kung nasa Kupang kayo, nakikinig kayo. Alam nyo na to. May dalawang mag-asawang may kaya sa buhay. O sabihin na natin, medyo mayaman. Inimbitaan, pagkatapos nila magsimba, inimbitaan nitong si pastor. Pastor, punta po kayo sa amin. Pakakainin ko po kayo. Ay, invite ko po kayo, mag-dinner po tayo. Sabi naman pastor, siyempre, natuwa naman si pastor, di ba? Kahit naman sino. So, ang ginawa ng pastor, sumama, pumunta naman nung gabi. At pagkatapos, habang wala pa si pastor, itong babae, itong mag-asawa, pinrepare niya rin maraming pagkain. Merong adobo, merong kaldereta, merong etc. So, maraming pagkain. At yung babae naman, naglagay siya ng Bible sa tabi ng mesa. Sa ulan, tapos nilagay niya sa tabi niya yung Bible. Tapos naglagay na rin siya ng 1,000 na ipinatong niya sa Biblia. Yung 1,000. Ito bibigay ko mamaya kay pastor pagkatapos kumain. So pagkatapos, nandiyan ang pastor. No? Yung nandiyan na yung pastor, nung kakain na sila, kumain sila. Marami na kaya si pastor. Marami na yun. At habang kumakain sila, nagkukwento yung babae. Sinabi niya, alam niyo po pastor, pagka kami kumakain, lagi nandito po yung aking Bible. Para naalala namin lagi siya kahit kumakain kami. Tatuwa, mabuti naman po yun, sabi naman ng pastor. O, so pagkatapos nun, umalis na sila. Dating naman sa may pintuan. Tapos naalala ng babae, ayun palang 1,000, bibigay ko sa kanya. Tumakbo yung babae, pumunta sa dining, sa kainan.
Tapos sinanap niya 1,000. Nawala niya 1,000. Hanap dito, hindi niya makita. Pagkatapos, wala siyang mugal kasi nag-aantay si pastor sa may pintuan. So ang ginawa na lang niya, sige po pastor, marami pong salamat. Sa susunod na lamang po, pagkasara ng pinto, ang sabi ng babae, pambihirang pastor yan. Ninakaw yung 1,000 na dapat ibibigay ko sa kanya. Ang bihira. Ngayon ako nakakita ang pastor na magnanakaw. Sabi niya, tatalo na tayo, sino magkukuha? Hindi naman nahulog. Tinignan ko lang sa sayag, hindi ko nakita. Sabi niya, pambihira. For 2 months, sa loob ng 2 buwan, itong mag-asawa din na nagsimba. Dahil ang tingin nila, dahil sila, iniisip nila yung pastor ay magnanakaw. Eh, nagkasalubong sila isang araw. Nagkasalubong sila gano'n. Nung magkasalubong sila, sabi ng pastor, ay, brothers, sister, kamusta na po kayo? Namimiss na po namin kayo sa church. Eh, di na nakapagtimpi itong babae. Talagang galit pa rin. Pastor, pasensya na po kayo kung bakit hindi kami nagsisimba. Tatapatin ko na po kayo. Sabi niya, yung pong 1,000 na dapat ibibigay sa kanyo ay kinuha nyo. Tatalo lang po tayo doon at wala po, hindi po pwedeng wala. Kinuha nyo po yung 1,000. Pasensya na po kayo. Kaya bakit hindi kami nagsisimba? Sabi nga na ng babae. Itong pastor naman, sabi niya, ate, sister, sabi niya, hindi ko po kinuha yung 1,000. Inipit ko po doon sa Bible nyo. Biglang umakyat yung dugo ng babae sa kanyang ulo. Sino ang nakakahiya? Galit na galit siya sa pastor. Pero siya sa pastor, nung sinabihan siyang magnanakaw, wala siyang sinabi. Isang senyalis lamang na yung babae ay hindi nagbubukas ng Biblia. Pero kung binuksan niya yung Biblia, makikita niya yung 1,000 na nandun. Kaya, pag pumunta ako sa bahay niyo, iipitan ko ng 1,000 yung mga Bible niyo, mga kapatid, ha? So, tuloy tayo. So, kahit sabi ko sa inyo, kahit galit ka na sa pastor, kahit galit na galit sa niya, siya hindi pa rin niya makuha magalit. Kalima, si pastor na ipinagpalit. Si pastor na ipinagpalit ang pangarap para tuparin ang pangarap ng Diyos. Tuparin ang pangarap ng Diyos sa kanya. Alam niyo mga kapatid na mga pastor, may pangarap din niya sa buhay. Gusto rin niya lumasenso. Nang sa gayon, tayo ay mag... Tiga. Ulitin ko ha. Si pastor na ipinagpalit ang pangarap para tuparin ang pangarap ng Diyos sa kanya. Nang sa gayon, tayo ay maabot ng Diyos sa pamamagitan ni pastor. Ginagamit ng Diyos si pastor para maabot ka. Tasawain mo. Pasalbahin natin, ano? Okay. Alam nyo, may marami akong kilalang pastor. Si pastor, kung kilala nyo si Pastor Rennie, unang pastor na sinabutan ko dito. Yan, kawawa yun si Pastor Rennie. Diyos ko, ang bahay niya, sira-sira. Pagkatapos, nakapag ako sa kanya. Tapos magkano lang ang sweldo niya sa church noon, no? Alos kulang pa. Pero ano natapos ni Pastor Rennie? Natapos siya ng accountancy? Bakit ba't ka nagpastor? Hindi sana ganda ng trabaho mo. Parang iniisip ko lang. Hindi ko naman sinasabi yon. Iniisip ko, ba't kaya hindi ka nila mag-accountancy? Tapos ngayon, nag-iihirap ka. Mas pinili pa niya ang pagpapastor. Si Pastor Ray, nag-aaral yan eh. Nag-aaral ng architecture yan. 2 years. 2 years na siya nag-aaral. 5 years lang yan. 3 years sana. Graduate na sana siya. Architecture na sana yan. Sana nagtrabaho na isang malalaking kumpanya. Eto sa ilang yaman din yan. Pero hindi. Pinili niya magpastor. Si Pastor Leo ng pahinahan. Nakikita ko yan eh. Minsan pag tumutugtog sila, hawak niya yung gitara. Hawak niya yung organ. Nagda-drum. Ay napakaraming talento nitong pastor na to. Lahat ng talent na, sa musika, alam niya. Alam niya, pag natagpuan niya ng mga musician at nakikita nila lahat kaya niyang dalhin, aba, kukunin yan. Kamal kaya ng pagtuturo ng mga music. Pero ora yan.
Siguro mga ampere hour niya, 500. Eh, magturo siya ng 10 oras. Eh, 5,000 siya. Pero hindi. Mas piliin pa niya alagaan kayo. Pinili pa niya na dyan lang siya. Pinakainakawa. Si Pastor Abe, narinig niyo naman kumanta yan? Pag kumanta yan, parang si Bing Rodrigo o Basil Valdez. Ang galing kumanta. Tapos, parang pag siya yung kumakanta, natutuwa ako kasi ang ganda-ganda ng boses. Eh paano kung manalo yan sa tawag ng tanghalan, di ang dami na ng pera niyan. Pero natutuwa nga ako ngayon. Alam mo, nakikita ko siya, nagbebenta siya ng itlog. Yung itlog niya binebenta. Naku, talagang lasang-lasang itlog. Try nyo. Pwede mo lutuin ng nilaga, prito, sunny side up, no? Ang sasarap ng itlog niya. Talagang super lasang itlog. Eto ang tanong ko. Kung nakita niya, magandang kita ron. At mag-concentrate na lang siya doon. Dahil mas malaki kinikita niya doon. Hindi! Hindi niya gagawa. Andiyan pa rin siya. Ay lang ko, Pastor Le. Pastor Abe. Si Pastor Makoy. Alam niyo ba si Pastor Makoy? Dati ang ano, technician ng ABS-CBN. Hindi, nagsara na yata yun eh. Ah, sabihin na natin GMA na lang. Dati siyang technician dyan, ang GMA. Pero tapos malis na siya. Tapos nagre-repair siya ng mga motor. Alam mo mga kapatid, sa galing, kasagaling pagiging mekaniko ng mga motor yan, si Pastor Makoy, pag yan nagtayo ng shop, magpo-concentrate na lang siya doon. At mas malaki pa ang kikitain niya roon. Alam mo, dahil sila bakit sinasabi kong puro kita? Kasi siyempre, negosyante ako. Pero tingnan mo si Pastor Makoy, mas pinili pa niya maging pastor siya. Kaya utang na loob, huwag naman dugong, rugong awayin ng pastor niyo. Si Pastor Agra, alam niyo si Pastor Agra, napakatalentadong tao niyan. Pariyoset. Alam niyo, yung mga nagko-concert dati dyan, sa mga, nung concert ng mga Amshemes yan, di ba, may mga pumupunta roon, may pumupunta roon, may mga sumasayo doon. Siya ang director noon. Siya yung conductress. Siya yung nag-iisip. Di ba napakatalentado? Tapos ang galing pa niyang gumawa ng pag nagsulat yan, pag gumagawa ng message yan, ang galing eh. Sabi ko, hindi kaya ng katalinuhan nito yung katalinuhan ko. Ah, pag may message ko, alam, dinadaan ko lang sa sigaw, pero siya, ang lalalim, hindi ko maro. Hanggang muntang mag-message si Pastor Agra. Napaka-talent yan. Pag yan, nakita ng ABS o ng ano, at kinuha conductress siya o director ng mga sa Itbulaga yan, Sus Mariosep. Anong pakialam niya sa atin? Dinyaman na niyan? Oh? Si JP, si Pastor JP, arkitekto yan. Nag-aaral dapat siya ng architect. Eh, di ba? Tama? Oh, sabi ni Clarice, oo. Oh. Pero tignan mo, anong ginawa niya? Hindi ko maintindihan sa kanya, ang gandang kurso ng architect. Mga kapatid, arkitekto po ako. Arkitekto ko kumuha ng lisensya. Siya kumuha ng architect. Hindi ko alam ang tigas ng ulo ng batang ito. Ba't hindi niya itinuloy yung pag-arkitekto niya? Nag-pastor! Okay, o, tignan mo. Lagi niya ko, hindi ko sinisisi, no? Pero, mas pinili pa niya maglingkod sa Diyos. Mas pinili pa niya maglingkod sa inyo, sa mga taga Santa Cruz. Kaya please naman, unawain nyo din yung ating mga pastor. Si Pastor Jing, yan nakakawa. Dahil namatay ang kanyang asawang pastor, ipinagpatuloy niya. Alam mo kung ganoon, yung iba, hindi, ba't ito pa ipagpapatuloy ang sinimulan ng aking asawa? Maghanap buhay na lang ako, ang lawak-lawak ng lupa nila ron. Sa 4 na kilometro, ay di, 4 na hektarya. Abi, magtanim-tanim lang ng talong yan, magtanim-tanim lang ano yan. Ng okra, o ng sitaw, o ng kalamansi, aba, mas malaki pagkikita niya kaysa magpastor siya. Pero hindi. Mas pinili pa niyang paglingkuran kayo, mga taga dyan sa Upper Kilingan. Si Kuya Pong, na-bishop, huwag na ako. Mga maging pastor ako eh. Mga kapatid, lahat sila ay pinagpalit ang kanilang mga pangarap sa paglilingkod sa Diyos at sa'yo! Sa'yo! Sorry ah, natinamaan ko ba yung mata mo? Kaya dapat i-treasure natin sila, mga kapatid. Treasure, no? Mahalin natin sila. Pag yan lumayas, sure ako, tsak ako, iiyak ka. O isipin mo, pag si Pastor ay umayas, lumipad na yung church, o ano sasabihin nyo?
Malamang iiyak ka, sino yung papalit yung kay Pastor Ray? Ay, ayoko naman. Hindi rin ako pwede. So, pag umalis ka, wawa rin, iiyak din kayo. Malulungkot at malulungkot kayo. No, si Pastor Ernie, ang dami niyang nakakatunggali. Tapos ngayon, nung lumayas siya, iiyak ako. Iniwan ako eh. Okay. Pang-anim, matatapos na tayo. Pwede na kayo matulog, konti na lang. Okay. Si Pastor na nagmamahal sa ating lahat. Mahal tayo ng mga pastor natin, tignan nyo. Alam mo ba, dinintindi niya tayo. Kahit hindi ka mag-anak, nakakapawis. Upang masunod ang paglingkod sa Diyos, sipin mo, mamahalin ka ng pastor mo. Lahat tayo, mahal tayo ng pastor. Well, isa lang ang masasabi ko dito mga kapatid. Kahit ano pa ang pag-uugali mo, wala nang magagawa si pastor. Kailangan niyang maglingkod sa utos ng Diyos. Kung bagay ganito, no choice na siya kasi mahal ka niya. Kung bagamat sa mag-asawa, kung dati nung ikinasal sila, sexy pa siya nung ikinasal sila. Pero abang tumatagal, mahaba ang panahon, yung pagka-sexy niya, sumisiksik hanggang hindi sa maabot sa pag-aral. Pero itong lalaki, syempre, wala na siyang choice. Bakit? Kasi mahal niya eh. Ganun lang kasimple. Kaya si Pastor, kung ano ba pag-uugali mo, dati, nung una mo siya makita, ang bait-bait mo, habang tumatagal, hindi ka na pumapait sa kanya, lumalayo ka sa kanya. Pero mahal ka pa rin niya kasi wala na siyang choice. Ganun lang yung kasimple, mga kapatid. Wala na magagawa. Paninindigan na lang niya talaga yan. Kahit ganon. Okay. Ikapito. Panghuli. Panghuli. Okay. Watsa, tingnan nyo ha. Si Pastor na laging tinitignan ng lahat. Tinitignan natin lahat siya, di ba? Tinitignan natin lahat. Kung ano pag-uugali niya, kung ano ginagawa niya. Bilang ilaw ng simbahan. Tama ha? Tinitignan natin bilang ilaw. Na hindi, what's up ha, hindi pwedeng magkamali kahit na siya'y, taka ulitin ko, hindi pa masisira itong TV, hindi. Na hindi siya pwedeng magkamali kahit na siya ay tao rin na marunong magtampo at sumama din ang loob. Ang hirap pag sa TV eh. Kaya, maganda, binabasa ko na lang dito eh. Well, mga kapatid, walang perpekto sa mundo. Tama? Kahit ikaw ay hindi perpekto. Kahit ako, lalo na ako, yung perpekto. Lakas lang ako sumigaw. Walang perpekto sa atin. Nagiging perfect lang tayo lang dahil sa habag ng Diyos sa atin. Ang mga pastor natin, hindi din perfect. Nagkakamali din sila tulad natin. May mga naiisin din sila sa buhay. At may mga hinahangad din sila sa buhay. Huwag natin gawing sunod-sunuran. Huwag natin gawing sunod-sunuran na lamang ang ating mga pastor. May damdamin din sila. Nakakailang minuto na ba ako? 40 minutes? 34 minutes, okay lang. Uubusin ko ito, makinig kayo. Konti na lang. Isang maliit na kwento lang. Naikwento ko na ito noon, pero para alam niya at alam niyo din ko yung mga isang kwento lang, no? Merong isang mayamang mama. Kunwari ako. Tapos, nakasalubong niya itong pastor. Nung makita niya yung pastor, yung sapatos niya, ay, patakasinilas ako. Yung sapatos niya, nakanganga. Tapos sabi ng, ito si pastor, nakanganga yung sapatos. Tapos ang sabi nitong mayamang mama, sabi niya, pastor, yung sapatos mo, nakanganga! Tapos, dinukoy na ganun yung kanya pera, na nakatali ng goma. Wala ba tayong goma? Tapos nakatali ng goma. Pastor, sabi niya, ginan niya yung pera. Kinuha niyang ganun yung goma. Pastor, eto ang goma. Talian mo!
Kawawa naman ito si Pastor. Kala bibigyan ng pera. Binigyan ng pantali sa sapatos yung goma. Huwag nating tanong ko sa inyo mga kapatid. Si Pastor ba ay walang karapatang magsuot ng Adidas? Si Pastor ba ay walang karapatang kumain sa McDonald's o Jollibee o Max o Starbucks? Nakakalungkot din minsan kapag may problema, laging si Pastor ang tawag. Pero kapag natapos ang problema, nihay, niho, walang tawag. Pag may mga birthday party, si Pastor hindi imbitado, pero sa patay, imbitado. Eh mga kapatid, dapat lang po natin igalang ng labis ang ating mga pastor. Sabi nga ni Pablo, matambagal. Sabi nga ni Pablo, the elders who direct affairs of the church well are worthy of double honor. Ito lang. Elders po ang sinasabi nito. Kami, old elders. May mga deacons. So, elders and deacons yan. Deserves the right na double honor. So, yung mga elders at mga deacons, dapat double honor. Dalawang beses. No? Sunod na talata, anong sinabi niya? Especially, merong buko special, may ice buko na hindi special, may regular, sa goto, may special. Pag special, merong goto, may itlog. Especially those whose work is preaching. Ay gulay, preaching, yun nagtuturo. Sino pa nagpe-preach? Si pastor, teaching. Sino nagtuturo? Si pastor pa rin. Ano sabi? Double honor. Kaya pag sinagot ka ni Pastor, pag tinanong ka, sasabihin mo, dahil double honor, opo. Pagka single lang, opo. Kaya pag tinanong ka ni Pastor, sasabihin mo, opo, double honor eh. Joke lang yun, niloloko lang kayo. So dapat yung mga pastor natin, double honor ang gawin natin, double! Hindi yung sinasagot nyo, hindi kayo magkasundo. Ay gulay. Ay, nasa na ako. Okay. Mga kapatid, mahalin natin ng labis ang ating mga pastor. Dahil sila ang ipinadala ng Diyos sa atin. Sapagkat, bakit? Mahal tayo ng Diyos at sila ang mga regalo niya. Sila ang regalo niya sa atin. I-treasure natin. Itago natin sila sa ating mga puso. Tago natin sila. Treasure natin sila. Mahalin natin ng ating mga pastor. Huwag natin silang may nakikita sa ating problema. Huwag natin silang pag-usapan. Kundi pagtulungan. Huwag mo i-chismis. Tulungan mo ang ating mga pastor. Mga kapatid, hindi po ako pastor. Ha? Kaya nasasabi ko, nakikita ko ano nangyayari sa ating mga pastor. Kaya ito pong paalala ko to, hindi to aksidente, kundi talaga sinadya ng Diyos na marinig natin itong mga mensaheng ito. Kaya ito po, sa ating mga pastor, ito po ang masasabi ko. Kami po ay taos pusong nagpapasalamat dahil sa inyong pagsunod sa Panginoon at isinukunin nyo na rin ang buhay nyo para sa amin na inyong mga tupa. Maraming salamat po sa pag-alala nyo sa amin, sa pakikinig sa aming mga hinahing at suliranin, sa pagdarasal para sa amin, sa walang sawang paggawa ng paraan para masigurado na kami ay lumalago sa aming espiritual na pamumuhay. Salamat din
Dahil sa alam namin ng paglabas ngayong mga panahon na to, delikado. Pero patuloy pa rin kayong sa paglilingkod para may pagpatuloy ang gawain ng Panginoon kahit sa pandemya ang kinakaharap natin. Salamat po, Pastor. Alam niyo mga kapatid, ako ay may simpleng pangarap sa ating mga pastor. Sana lahat tayo ganito rin ang kagustuhan para sa kanila, na sila po ay magkaroon ng masaganang buhay. Buhay, may sariling bahay, may sariling tirahan, sapat na pangangailangan, at protection sa kanilang pamilya kung may sako namang mangyari sa kanila. Sabi nga ng anak ko, sabi niya, paano kaya pag tumanda si pastor, paano pag hindi na siya nakakapag-preach, paano hindi na siya nakapag-alaga ng tupa, paano sila? So na, mas maganda pa rin kung insured din sila. Kaya, hindi ko po pinopromote yung si Jeff, ha? Pwede naman sila magpa-insured. Pero, mas maganda, isipin mo, matulapin, pagkatapos niyan, pag matanda na sila. Kaya mga kapatid, meron lang po akong dalawang panawagan sa nagawin natin para sa ating mga pastor. Una po, ipagdasal po natin sila palagi. Huwag po natin silang kakalimutan. Kasi tayo ay lagi nilang pinagdarasal. Pagpalain po natin sila sa pamamagitan ng ating mga pangungumusta. Alamin natin ang kanilang mga pangangailangan. At siyempre, pagpalain natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahit anumang bagay. Bigyan mo ng sapatos. Kung wala kang bibigyan ng sapatos, tali na lang ng sapatos. Pinapakain nila tayo ng pagkain espiritual. Pakainin din natin sila ng physical na pangangailangan. At para naman po sa ating mga pastor, ito po ang paalala ng Diyos sa atin. Sa ating mga pastor, kung nakikinig kayo, nariyan mo po kayo, ito naman ang paalala ng Diyos sa atin. Sabi niya, keep watch over yourselves and all the flock, kami, yung mga miyembro nyo, of which the Holy Spirit has made you overseers. Kayo, nakatingin sa amin. Kayo na nagbabantay sa amin. Be shepherds of the church of God. Maging pastor kayo sa amin. Which He bought with His own blood. Binayaran na po tayo. Na binayaran na kanyang sariling dugo. Ayon po sa Acts 20:19. Mga kapatid, muli, pinapaalala ko po, mahalin po natin ang ating mga pastor. Sabi ko nga, kahit saktan mo yan, hindi yan iiyak. Luluha lang, hindi yan magagalit. Mari ba, lahat ng nariyan, nakikinig man sa video, ay nakikinig mga nanonood man kayo sa video, sa mga churches na nandito dito, pwede niyo po bang papuntahin sa harapan? Sa oras to, ang inyong pastor. Papuntahin niyo po siya. At ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Come on, sige po. Hindi ko man kayo nakikita, papuntahin niyo po ang inyong pastor sa harapan at ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Sige po, tayo manalangin. Ituon natin ang ating mga kamay sa ating pastor, kung nariyan man ang inyong pastor. At ipanalangin natin sila. Panginoon, alam po namin, O Diyos, na nandirito ka ngayon sa aming presensya. At nandito po ngayon ang aming pastor sa inyong harapan. Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pastor. Salamat po, siya po ang pastor na ibinigay niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa magandang regalo na ito sa inyo sa amin. Salamat, Panginoon, na kahit po kami abusado na sa kanila, lagi na lang po kami tumatawag sa kanila. Lahat ng problema po namin ay binibigay namin sa kanila. Yung po stress namin,
pinapasalamit po sa kanila. At sa kanila po mismo, stress din po sila dahil sa stress na, na binibigay namin sa kanila. Panginoon, salamat po. Salamat po, pinigyan niyo kami ng magandang regalo sa si Pastor. Kaya talangin po namin, Panginoon. Pakaingatan niyo po ang aming mga pastor. Huwag niyo po silang pababayaan. Bigyan niyo po sila ng sapat na lakas ng pangangatawan, malulusog na pangangatawan. Gayon na din po ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo ang kanilang buhay. Turuan niyo din po kami, Panginoon, kung paano po kami makatulong sa aming pastor. Kung paano po namin siya mahalin. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung meron ba po kami sama ng loob o kinikimkim na sama ng loob sa aming mga pastor. Panginoon, kapatawarin niyo po kami. Turuan niyo kami lumapit sa kanila. Turuan niyo kami yumakap sa kanila. At umuwi po kami ng patawad. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga pastor. Huwag niyo po silang pababayaan. Salamat sa magandang regalong ito na binigay niyo sa amin. Kaya't muli, O Diyos, salamat po. Pinupuri namin kayo at sinasamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming maraming salamat po. Ito po ang inyong kapatid, si Kuya po. Ito po ang ating mga pastor, para baka hindi nyo po sila wala. Si Pastor Jing, si Pastor Leo at ang kanyang may bahay, si Pastor Abe at ang kanyang may bahay, si Pastor JP, si Pastor Gracia, si Pastor McCoy, si Casey, at si Pastor Ray. Pagpe-pray po natin sila lagi. Masasaya ang kanilang mga mukha sa litratong ito. Tinitignan po natin sila lahat lagi. Ang gandang kandila. Pero alam po ba natin kung ano ang kanilang nasa sa loobin? Kung ano ang kanilang dinadanas? Kaya lagi po natin silang ilalapit sa Diyos. Maraming maraming pong salamat. Muli, purihin po ang Panginoon. Maraming maraming salamat po, Brother Pong, sa isang nakaka-move, nakaka-touch, nakaka-encourage na appreciation message sa aming mga pastor. At naniniwala po ako ang bawat isa pong nakapakinig o nakapanood nito ay biniyaan din ng mga spiritual na pagpapala ng ating Diyos. Kaya minsan pa, from the bottom of our hearts, maraming maraming salamat po at patuloy nawa kayong pagpalain ng ating Diyos. At sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, sa ating tithing offering, lagi ko pong pinapaalala sa bawat isa na pagka nagbigay po tayo, dapat ito po'y nagbubuhat sa isang pusong taimtim at lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos. At nagbibigay po tayo ng masaya dahil ito po ay sumisimbolo na tayo po'y nananampalataya na ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya samahan po ninyo ako, magpasalamat tayo sa Panginoon. Aming Diyos, pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa lahat po ng mga biyayang ibinubuhos mo sa amin. Kaya Panginoon, nakapagbibigay kami dahil ikaw ay hindi nagkukulang sa amin. Kaya minsan pa, Panginoon Diyos, malugod ka sa aming pagbibigayan. Maparangalan ka, Panginoon, sa pagtutulungan ng iyong mga anak at magamit ang salaping ito para sa mga gawain mo at sa mga manggagawa mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At sa ating pong mga announcements, sa ating pong COVID-19, naglalaan po tayo ng ilang sandali araw-araw para po maipanalangin ang ating mundo tungkol po sa pandemya na ating pinagdadaanan. At tuwing Wednesday po, meron na po tayong prayer meeting sa main church, yung physical gathering. Pero kung hindi po kayo makakapunta, nawa, samahan niyo po kami every Wednesday ng 6 p.m. Sabay-sabay po tayong manalangin. At isasama po natin sa panalangin ang Family Focus of the Week, ang Buluran Family, Camarillo Family, Freddy Canlas Family, Pong Canlas Family, Castillon, and Policarpio Family. So, isasama po natin sila sa panalangin. At yung kanilang mga prayer request po ay nasa FB page po natin. Kaya lagi nyo po yun bibisitahin. At isang mahalagang announcement po sa bawat isa po sa atin. Yung election po ng deacons ay magaganap po sa
mga darating na panahon. Ito lang po yung ilang mga paalala po sa atin. Yung qualification po ng Board of Deacons ay matatagpuan sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7 at sa Titus chapter 1 verses 6 to 9. Ito po yung summary. Una po, ang atin pong dapat ipanalangin sa Panginoon at siya sa atin yung ating mga sarili kung sino pa yung isusulat natin sa ating nomination day ay dapat dignified or marangal. Not double-tongued, not addicted to wine, not greedy for dishonest gain, godly wife, husband of one wife, at manage children and household well. Ito pong ilang mga bagay ang atin pong dapat i-consider sa pag-nominate o pag-elect ng ating bagong deacons. At ang atin pong nomination, both physical at yung online, ay sa October 25, 2020, sa last Sunday po yan ng buwan na ito. At ang atin pong election ay magaganap sa November 8, 2020. Ito po ay physical at online din. At yung iba pang mga announcements, ito po ay inyo pong bantayan sa atin pong FB page, yung kumpletong qualifications at ilang pong mahalagang dates, dun po natin yon makikita. Kaya lagi po ninyo yun na titingnan. At paalala lang po, mahalaga po ang qualification at ang ilang pang mga bagay, pero nice ko lang pong bigyan ng diin yung sa Acts chapter 6 verses 6 to 7. Ang sabi po dito, these seven were presented to the apostles who prayed for them as they laid their hands on them. Verse 7, so God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many of the Jewish priests were converted too. Mga kapatid, yung paglago ng salita ng Diyos at pagdami ng mga makakakilala kay Kristo, malaki po ang bahagi ng diakono dito. Sila po ang mga kapuwang ng ating mga pastor. Marami pong salamat sa bawat isa po sa atin at minsan pa marami pong salamat sa ating mga pastor ng CCC. Ang CCC family po ay mahal na mahal po tayong lahat. At ganun din po kami mga pastor, asahan po ninyo na ang inyo pong mga biyay at pagpapalang ipinagkakaloob sa amin ay susuklian po namin ng pagmamahal at katapatan sa aming Panginoon at sa aming pong mga asawa, no? At sa lahat po ng mga pinagkatiwala pa ng Diyos sa amin. Kaya minsan pa, pagpalain po tayong lahat ng Diyos at ang bawat isa po ay samahan ako na minsan pang manalangin at magpasalamat at humingi ng basbas sa ating Diyos ngayong umaga. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, minsan pa, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakapakinig ng iyong mga salita. Pagpalain niyo, Panginoon, ang dumalo sa aming panambahan at nawa, Panginoon Diyos, ang dalangin ko po ay patuloy naming matupad ang kalooban mo sa aming mga buhay. At ang aming pong hiling sa umaga pong ito ay ang inyo pong basbas at biyaya at pagpapalang nagmumula sa iyong trono. At ang lahat po ng ito ay ipinapalalangin po namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Minsan pa po, magandang umaga sa bawat isa po sa atin at sa lahat ng ating mga daughter churches. At pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay.